Natutulog si China, nang biglang umagos ang tubig. Ang tubig ay dumadaloy patungo sa bibig ng ina ng batang lalaki. Ginamit ng bata ang pae niya upang pigilan ito, kumuha ng damit at inilagay sa tubig, at isinilid ito sa palayok. Lahat ng ito ay nagawa niya ng maayos. Sa oras ng pagkain, palihim na itinago ng kapatid ang kanin sa kanyang bulsa. Natuklasan ng nanay ni China na amoy ihi ang damit. Nagpunta sila sa isang bakanteng lote, kinuha ang bigas at inilagay sa isang board na kahoy. Nagsimulang umakyat ang kapatid niya sa puno. Nagpunta ang kapatid sa pugad ng uwak at nakita ang tatlong mga itlog. Kinuha ang dalawa at itinira ang isa. Magkasamang kumain ng itlog ang magkapatid. Dahil mahirap ang pamilya, wala silang pera para bumili at makakain ng itlog. Kaya tinawag silang lahat ng crow egg. Isang puting kotse ang dumating at sinabi na nais niyang galugarin ang lugar na ito. Pinuntahan ng ina ang kanyang ama. Upang matubos siya, umabot ito ng 30,000 rupees. Lahat ng pasanin sa bahay ay naata sa balikat ng kanyang ina. Walang pera ang dalawang magkapatid para makapag-aral sa paaralan. Kaya ang pagkuha ng karbon sa gilid ng track ng tren ang kanilang gawain. Upang magkaroon ng sapat na pera para sa kanilang pagkain. Nakilala nila ang isang kaibigan na si Xiao Sui na naglalaro ng eroplano. Ang puno sa walang laman na lote ay pinutol. Nawala ang pag-asa ng dalawang magkapatid dahil ang puno ay pinutol. Wala na silang makukuhanan ng itlog ng uwak. Naghanap ang dalawang magkapatid ng pugad ng ibon sa bubong. Ang kanilang ina ay nagdala ng telebisyon upang ipagpalit para sa panustos. Isang pizza shop ang itinayo malapit sa kanilang lupain. Nag-imbita din sila ng sikat na artista upang gupitin. Ang pulang laso ng bagong pizza shop. Nagsimulang mangarap ang dalawang magkapatid na makakain ng pizza. Sa bahay, sa telebisyon na panood ni China ang isang ad ng pizza. Natatakam at nagutom sa pinanonood at walang magawa kung hindi mapalunok. Sinabi sa kanyang ina na bilhan siya nito, ngunit siya ay pinagalitan. Galit na lumabas ang kanyang kuya. Napansin nila ang isang tagahatid na naliligaw. Itinuro nila sa kanya ang daan. Bilang kapalit inisip nila na bibigyan sila nito ng pizza. Tinignan na tinamoy ang pizza. Natakot ang tagahatid at mabilis siyang umalis. Iniwan niya sa kanila ang isang pizza poster. Dinala nila ang poster na iyon upang hanapin. Nalaman ng lalaki na kailangan niya ng 300 rupees para makakain nito. Kailangan nilang makakuha ng isang truck ng karbon. Hindi makapaghintay ng ganoon katagal ang magkapatid. Ang dalawa ay nagtungo sa kaibigan nilang si Xiao Sui. Sinabi ni Xiao Sui na kailangan lang niyang tawagan ang numero dito. Kailangan ng dalawang bata na kumita ng 10 rupees araw-araw upang magkaroon ng 300 rupees sa isang buwan. Pumunta ang kapatid sa isang booth ng telepono. Dahil hindi niya masabi ang tukoy na lokasyon ng kanyang bahay, binaba ng kanyang kausap ang telepono. Tinanong nilang dalawa ang kanilang lola sa address ng kanilang bahay. Alam ng kanilang lola na nais nilang dalawa na kumain ng pizza. Naisip ng kanilang lola na gawin ito para sa kanila. Inutusan sila upang bumili ng mga berdeng peppers at sibuyas. Sinundan ni lola ang ilustrasyon. Nagmukhang katulad ito ng pizza. Ngunit ang amoy nito ay hindi pareho. Ang isang piraso ay hindi katulad at hindi rin ito kasing tamis. Sinabi ng lola na maaaring maispan ang mga maamag na bagay. Sinumpa yon ng dalawang magkapatid na makakakain sila ng tunay na pizza. Nagpunta sila ulit upang mahanap ang juice man. Alam niya ang paniniwala ng dalawang magkakapatid. Dinala niya silang dalawa sa bodega ng karbon. Nakakita sila ng isang tumpok ng karbon. Masayang tumalon ang dalawang magkapatid. Isa-isang kinuha at dinala ang karbon na ito sa palitan ng pera. Mabilis silang nakagawa ng sapat na 300 rupees. Mabilis na nagpunta ang dalawa sa pizza shop. Ngunit pinahinto sila ng gwardiya sa labas. Ito ay dahil sa kanilang kasuutan at inakalang wala silang pera. Naglakad ang dalawa at humarap sa salamin at nakita na mukha silang marumi. Maging ang kanilang amoy ay di maganda. Pagdating sa bahay, tinanong nilang dalawa ang lola. Sinabing ang pagsusot ng magagandang damit ay tulad ng isang taong may pera. Nagpunta sila upang hanapin si Xiao Sui sa mayamang kapitbahayan. Kinuha ni Xiao Sui ang natirang pizza. Nang kukunin na sana ni China, nakita ng kuya niya na may kagat ito kaya't pinahinto niya ito. Dahil inisip niya na kahit wala silang pera, di sila kakain ng tira-tirang pagkain. Umalis ang magkapatid na may dignidad sa mga mata. Ang dalawa ay nais bumili ng magarang damit. Ngunit wala silang sapat na pera. Sinabi sa kanila ng isang matandang lalaki. Natanggal siya dahil ninakaw niya ang karbon. Isang araw nang makauwi sila sa bahay, nakakita silang dalawa ng lasing sa gilid ng kalsada. Dinala nila siya sa bahay sa pamamagitan ng kariton. Binigyan sila ng asawa niya ng 10 rupees. At ito ang nagpaliwanag sa mata ng magkapatid. Ang dalawa ay nagtungo sa gilid ng kalsada at naghanap ng mga lasing. At nakipagkasundo sa transportasyon. Sa halagang 20 rupees, ihahatid nila siya sa kanyang bahay. Hindi nila naisip ang bigat ng taong lasing. Pagkaupo, dahil sa bigat siya ay bumagsak. Ang dalawang magkakapatid ay tumakas kasama ang pera. Ang dalawa ay nais na kawin ang takip ng balon upang ibenta para magkapera. Ngunit dahil sa sobrang hina, hindi nila ito maiangat. Ginaya nila ang kanilang mga kaibigan na may hawak na mga stick upang makakuha ng telepono sa pasahero ng tren. Sumuko ang kuya dahil hindi niya ito kayang gawin. Nais ibenta ni China ang munting aso. Ngunit walang nagnanais na bumili nito. Ang dalawa ay naghanap ng paraan para kumita ng pera. Pagtulong sa ibang tao na makakuha ng tubig sa halagang 10 rupees. Paglilinis ng mga pader sa halagang 15 rupees. Sa pag-abot ng mga flyer sa halagang 20 rupees. Isang araw ang dalawa ay kumita ng sapat na pera upang makabili ng damit. Nagpunta ulit silang dalawa sa pizza shop upang tumingin. Sumakay at umupo sila sa bus upang pumunta sa shopping mall. Hindi rin sila nakapasok
dito. Nakaramdam ng pagkalungkot ang dalawa. Isang pamilya ang lumabas sa tindahan. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na bagong biling damit. Ang dalawang batang lalaki ay nais kumain ng merienda. Ngunit hindi ito pinayagan ng ama dahil sa inisip niya na ito ay hindi malinis. Kaya bumalik ang ama sa tindahan upang ibili sila ng pagkain. Ang dalawang mayaman na magkapatid ay bit-bit ang damit. Walang pera na pambili ng merienda. Ang dalawang mahirap na kapatid ay may pera. Nais ng dalawang mahirap na magkapatid na bilhin ang damit ng dalawang mayamang lalaki para makakain ang dalawang mayamang magkapatid ng merienda. Ang dalawang mahirap na magkapatid ay may bagong damit. Mayabang na dumaan sa kanilang mga kaibigan. Ang dalawa ay naging astig na batang lalaki sa kalye. Tiwala silang dalawa na pumunta at makapasok sa pizza shop. Ngunit pinahinto sila ng isang gwardiya at ayaw silang papasukin. Sinampal ng may-ari ng tindahan ang nakakatandang kapatid. Nakita ang mga kaibigan na nakatayo sa isang tabi na pumapalakpak at tumitawa. Habang ang isa ay gumagamit ng telepono upang kunan siya. Umiiyak ang kapatid hanggang sa kanilang pag-uwi. Nalaman nila na ang kanyang lola ay pumanaw na. Napakahirap ng pamilya at walang pera para sa pagsusunog ng bangkay. Nag-ambag ang nakakatandang kapatid ng kanyang pera na pambili niya ng pizza. Inilabas muli ng maliit na bata ang poster ng pizza dahil sa kagustuhan na kumain ng pizza. Ngunit hindi niya magawang baliwalain ang lola sa huling pagkakataon. Itinapon ng bata ang poster. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng libing para sa kanyang lola. Ang video ng pagpalo sa kanyang kapatid ay nakita ni Nena. Dinala niya si Pizarra Sem upang hanapin ang may-ari ng tindahan. Kumalat sa publiko ang video na ito at nagkaroon ng masamang impluwensya. Iniwan niya ang kanyang business card at umalis. Ang tagapangasiwa ng pizza bar ay nagsagawa ng isang agarang pagpupulong at pinag-aralan na nilabag nito ang karapatang pantao. Inutusan ng gobyerno ang lahat ng mga tindahan na isara at maaresto ang boss. Kaya tinawagan nila si Nena at sinabing magbobolontaryo silang magbigay ng 100,000 rupees bilang kapalit at kapayapaan. Sinabi ni Nena kay Pizarra Sem. Ang kabilang panig ay nagbigay ng 6,000 rupees at pinaghatian nila ito ng 3,000 rupees bawat isa. Nang pumunta si Nena sa pizza shop, nakakuha siya ng 100,000 rupees at aalis na sana. Biglang pinalabas ito sa telebisyon. Sa oras na ito nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Pizarra Sem. Sinabi na ipinagbili ito sa telebisyon sa halagang 7,000 rupees. Binugbog si Nena at binawi sa kanya ang pera. Sa ngayon ay lalong umiinit at uminit ito. Lalong nag-alala ang mga tao. Lahat ng mga istasyon ng telebisyon ay nag-uulat ng pangyayaring ito. Matapos malaman ng ina ang kwento. Nang makauwi sila sa bahay ay umalis ang dalawang magkapatid dahil sa takot. Dahil hindi nila alam kung ano ang mali, natural na maraming tao ang maghahanap sa kanila. Ang ina ay naghanap sa maraming mga lugar upang hanapin sila. Panghuli ay nagpasama at nagpasalamat sa tulong ng pulisya. Natagpuan nila ang dalawang magkakapatid kasama ang isang lalaki. Tumakbo ang dalawang kapatid at takot na takot dahil hindi nila alam ang nangyayari. Narinig na tinawag sila ng ina kaya't mabilis silang tumakbo pabalik at niyakap ang isa't isa. Pagkatapos ay sinamahan sila sa kotse ng pulisya patungo sa pizza shop. Bumaba sila ng sasakyan at may nagbukas ng pinto. Ang may-ari ng tindahan ay pumunta pa upang makipagkamay sa kanilang pagdating. Katabi nila ang mga reporter na kumukuha ng litrato at recording. Naglakad silang walang sapin, paakyat ng mga hagdan. Mabilis na binuksan ng seguridad ang pintuan. Inaniyayahan silang umupo at ihinain ng pizza. Sinabi ng boss na sila ay mga super VIP customer ng tindahan. Kung nais nilang kumain, pumunta lamang sila at makakakain ng libre. Kinuha ng boss ang pizza at siya mismo ang nagsubo sa kanya. Matapos kumain ng dalawa, nagkatinginan at sinabing mas masarap ang pizza na ginawa ng kanilang lola. May mga bagay na gusto mo talagang kainin. Ngunit pagkatapos mo itong makain, sa huli ay matutuklasan mo na ito ay wala lamang.